Hello. Ilang taon ka na? Sa palagay niyo po. Hindi ako manghuhula eh. Ano, nasa 40 plus mahigit. 40 no, plus mahigit lang. Yes na ako. Taga sanaw kayo? Ngayon ko ang Pampanga. Ah, Pampanga. Ako naman matagablaiti. Yes. Taga sanaw kayo? Matagablaiti. Mga Leyte, Bisaya. Ilan? Ngayon po. Nasaan po kayo ngayon? Andito ako sa Saudi. Nagtatrabaho. Excuse lang po. Saglit lang po ha. Pakibitaw na lang po ng mouthpiece ninyong dalawa. Huwag na pong hawakan. Siguro marinig naman namin. Yan. Asa na asawa mo? Wala po sa tabi ko. Wala. Nasaan? Wala. Oh? Ano? Kasal ka? Hindi. No. Hindi rin. O asan nga? Patay na. Hindi. Matagal na wala. Matagal na hiwalay. Ah, hiwalay ka. Pero kasal. Ilan anak mo? Wala rin. Wala din. Ay, asawa pala. Sorry. Tanong ka na tungkol sa akin. Po. Ikaw naman nagtanong tungkol sa akin. Saan kayo sa Saudi? Sa Daran. Daran, Alcobar ako dito. Malapit lang. Kaya lang, after that, after 3 years, lumipat ako ng Dubai. Sir, napakilapit na lang po ng mouth ni sir. Basta wag lang pong hawakan. Isabit po ninyo sa tainga. Sa kabilang tainga po. Sa kabilang tainga. Para sa ilalim po ng bibig po ninyo, sir. Yan. Very good. Ano yun na saan ka ngayon? Nandito sa Pilipinas. Ano na? Nag-program ako. 4 years, 14 years in abroad. Naisip ko, hindi abang panahon eh, nakikita ka mo. So, naisip na po ako. So, I have my own business now. Sir, excuse ulit sir, paki sa ilalim na lang po ng ano, hawakan na lang po ninyo sir, para walang problema, hindi pa namin marinig. So, ngayon, I have my own business. Ayun. Anong business mo? Butik and foods. Butik. Kasi ako dati ganun. Pero hindi butik. Ano ba yun? Pastillas. Pastillas. Yes. Yun ang ginagawa ko nun. Kaya nung ano. Work kasi, to dati. Sige. Kasi nung ano, nung nag-high school na mga anak ko, kailangan ko ng malaking ano kasi nangungutang ako ng pangpuhunan. Kasi wala naman akong asawa. Mga anak ko, maliit pa lang mga anak ko na binubuhay ko na eh. Kaya nung naisipan ko mag-abroad, ayun, nandito na ako. Napigil ko yung business ko. Mahirap mag-isa. Lana, lahat, isipin mo, bahay, ilaw, tubig, sulo ko lang. Yes, minsan naiyak na lang ako kasi lalo na ngayon hindi kasya yung sahod mo, mababa yung real na yung palitan. Kaya ang tangi ko lang dasal Panginoon. Yes, that's the number one. Kasi if iniisip natin yung nasa Pilipinas and then kasabay ng trabaho mo, ang mangyayari sa'yo, homesick, hanggang sa magkasakit ka. So, kawawa naman yung mga pamilya mo dito. Diba? Ano po ma'am, pagsakaling ma'am, ano po, may pag-asa po isa't isa sa inyo? Sir, ligawan mo nga si ma'am? Ma'am, ligawan kita. Ligawan mo muna mga anak ko? Hindi. Mga anak ko muna. Okay, wala naman pa. Pero bago ko ligawan mga anak mo, siyempre dapat makilala ko muna. Yun, tama yun. Diba?
Pero kilalanin muna natin ang isa't isa. Pero paano ko sila makikilala? Di sa pamamagitan mo rin. Oo. Diba? May group chat naman kami ng mga anak ko yun. Oo. Oh. Oh, okay. Ipasok mo doon, ma'am, tapos ipakilala mo. Oo, malay mo. Late lang yan eh. Lapit yan. Abroad nga, nararating natin. Ito pa kaya sa Pilipinas. Diba? Oo. Malapit at lang. At kapag talagang ikaw ay pursigido o talagang honest ka sa taong kausap mo o nililigawan mo, kailangan talaga unahin muna yung pamilya bago ikaw. Ano? Kasi mahirap kasi yung ano ka agad-agad, tapos yung hindi mo naman ano, katulad yan, ayoko, gusto ko mahalin yung mga anak ko dahil ang mga anak ko, sila talaga ang buhay ko. Wala nang iba. Sila lahat na. Ang gusto ko, pag naging tayo, kailangan mga anak ko muna. Siyempre kasi. Katulad yan. Ayoko kasi yung sabihin sa mga anak ko na, mga anak lang kayo. Tapos asawa ko siya. Ayoko yung ganun. Hindi pwede yan, ma'am. Kasi, alimbawa, ginusto mo ko. Eh, tuto lang anak mo. Complicated. Diba? Hindi maganda yun. Kailan, iisa lang talaga ang layunin natin. Maging masaya ka, maging masaya mga anak mo. That's the number one. The best. The best talaga. Eh, katulad yun, wala ka anak. Paano? Wala mo. Wala tayo. Hindi naman importante kasi na may anak ako o wala. May anak ka o wala. Ang importante dyan. Yung relasyon, kakasundo, at saka bakit kailangan ko pa bang magkaanak at my age, may anak ako. Siyempre, if naging tayo, magiging baby ko na rin sila, di ba? Magiging kids ko, part of my family. Eh, mamaya maghanap ka ng anak, tapos hindi tayo magkakaanak kasi 48 na ako, ay mag-minipus na ako. Malay mo, mag-minipus na ako ng next year, di ba? Hindi pa yan, ma'am? Ma'am, hindi na. Yung lola ko nga, 69 na eh. May, hindi pa na minubos. Kasi, di ba? Pag tinawag kita, siyempre yung mga anak mo, pag tinawag kang mami, siyempre tatawagan nila ko, tinawag pwedeng kito. Siyempre, daddy. So, kapag minahal kita, mamahalin ko kung sining mahal mo. Ayun. Pati pamilya. Pati nanay ko, tatay ko. Siyempre. Hindi pwedeng ikaw lang mahalin ko. Dapat lahat. Diba? Buhay pa nanay. Kasi, buhay pa nanay mo, tatay mo. Ay, ulila na ako. Ako buhay pa nanay ko, tatay ko, pero hiwalay. May kanya-kanyang pamilya na. Importante, masaya naman kayo, di ba? May banting kayo. Yeah. No, maliliit pa kami. Maliliit pa kami. So, kailan ka uuwi? Hindi ko masabi eh. Kasi may COVID pa eh. Tsaka nag-aaral pa yung anak ko, gagraduate na. Graduating na next year. Okay. Nandito saan naman ako waiting? Sige, kung kaya mo maghintay ng kahit ilang taon, dito lang din naman ako nagtatrabaho, hindi nakakalabas. Dito lang sa loob ng bahay. Iniikot ko lang itong buong bahay. Practice nga ako ng 14 years sa abroad. Eh dito in 2 years, hindi ko mahihintay para sa'yo. At madali lang noon. Mabilis lang ang araw eh. Basta may tiwala. Diba? Ayun, diba? Tiwala talaga ang ano. Ang priority talaga, tiwala. Yes, and number one, trust to God. Kasi kapag sa kanya ka nagdasal, humingi ng magiging asawa mo, magiging partner mo, pag pinigay niya, yun na yun. Ikaw pala yun. Ako pala yung ano. Ano yung pinaghana? Hindi natin masasabi, di ba? Kaya, magdasal na lang tayo. Malay mo. Tayong dalawa pinaghana.
Nasa ano naman yan eh, nasa pag-uusap yun. Pero very important kailangan yung just be honest. Diba? Ano, tawag nyo ito? Hindi ka pa talaga nakapag-asawa? Nagkaroon naman. Taga saan? Taga sa inyo din. Naku, sabi ko sa iyo ha, si Lusako. Ay, si. Yeah, my God. Hindi kasi, kasi pero friendly ako. Friendly pero ako tao. Masarap akong magmahal kasi Bisaya ako. Ako naman, masarap akong magluto kasi chef ko ako. Pares tayo, ako nagluluto dito. Mga alaga ko, gustong-gusto yung luto ko, hindi yan nakakain sa ibang luto. Ang huling biyay ko dyan sa Dubai, sa sa kamag-anak ni Sheikh. Doon ako nagluto. Naabot ako ng 9 years dyan sa Dubai. Isang amo ko. Ay, nakapag-ipon ka na ng pampuhunan mo. Ako mag-iipon ka lang ako eh. No, bali ano na. Mag 2 years na ako magbi-business. Katagal-tagal na rin. Pag-close ako, hindi ako naiiyak, nagka-tricycle pa ako. Kamusta naman ang kit? Alin? Tinawag na ko na madam. Ay, ma'am. Tinawag ako ng amo ko. Okay lang. Patuloy na lang natin mamaya para hindi ka mapagalitan. Sige. Okay lang. Sige po. Bye-bye. Sige, bye-bye. Salamat, PJ. Tinawag na ako. Pagpatuloy na lang po ninyo off-air. Thank you sa pansa. Grocery sa labas. Thank you. Alright. Good luck sa inyong dalawa. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart.